Hi mga ka-traders! Magandang yaman po sa ating lahat. And in this video, this is officially the part 2 ng ating series content about business administration major in financial management that we are giving tips and guides no para sa mga precious dyan and sa mga ka-financialistas natin. Kaya naman, sa video na ito, magbabasa tayo ng mga comments and mag-shoutout na rin. And most important of all, magsasagot tayo ng mga tanong and concerns no about financial management major. Kaya naman, kung excited ka na, no, na malaman yung mga ibibigay nating tips and opinions dyan as a professional trader and investor, no, eh panoorin mo ng buo ang video na ito. Pero kung bago ka pa lamang pala sa aking YouTube channel, ako nga pala si Christian J. Susena, aka The Estudiante Trader. Gumagawa tayo ng mga contents about trading, investing, personal finance, and economics, no? At nagtuturo din tayo sa ating trading mentorship program na one-on-one magiging private mentor and coach niyo na ako. Kaya kung gusto niyo matutunan pa ang lahat ng yon, mag-subscribe na kayo sa ating YouTube channel at huwag niyong kalimutan na i-click yung notification bell button dyan sa baba para lagi kayong updated every time na may mga new contents tayong upload. At kung gusto nyo sumali sa aking Trading 101 Masterclass and Mentorship Program, you can message me on my official Facebook page, The Estudiante Trader, with more than 2,400 likes and 3,500 followers na, no? So, kaya naman, without further ado, eh, let's get a raw video of it, no? And at the same time, basahin na natin yung mga tanong, yung mga shoutouts and mga comments dito sa aking naging video. By the way, thank you so much, no? Ang video ko na yon ay umabot na ng, as of now, is actually mga 4,800 views na. Pero last month lang, manasa, wala pang 1,000 actually, no? Nasa 500, no? At ganun talaga kapag maraming natututo, nire-recommend yan ni YouTube. Kaya please like, no? Yung video na yun para mas marami pa tayong matulungan na ibang mga financial management students. So kaya ngayon guys, no, eh basahin na natin yung mga comments. So unang-una muna ng tanong, no, hindi na natin pa-flash yan sa screen pero mababasa niyo sa comment. Unang-unang tanong dito, no, kailangan po ba, no, magaling ka talaga sa financial and analysis, no, sa math? Kumbaga, yun yung madalas na tinatanong kapag ka ikaw ay magpa-financial management major. So grabe, grabe yung tanong, no? Hindi ko na mabasa kung sino, wala siyang pangalan eh. So, sa totoo lang po, no, kailangan marunong talaga tayo ng basics, no? That is the reality. At accountability natin yon and responsibility na syempre, pag pumasok ka sa isang bagay, no, lalo na yan sa pag-aaral, equip ka somehow, no? Hindi mo ilalaban yung sarili mo sa gera ng wala kang dalang, no, machineries and equipments, di ba? So kaya kailangan, hindi naman natin kailangan maging sobrang galing sa math, no, sa accounting equation, yung mga basics lang, no, like yung mga interest, no, mga pagko-compute ng tamang pagkita ng pera, di ba? It's all about financial. And kailangan meron kang critical thinking dyan, no, critical thinker ka. So hindi mo, saka madedevelop naman yun eh, no? Hindi mo kailangan maging magaling agad. Please, huwag kayong mag-overthink pag kayo ay freshman pa lang, no? So, guys, no? Maniwala kayo, matututunan nyo din yan paunti-unti. Kailangan nyo ng knowledge ng basics, no? Sa accounting, sa fundamentals of ABM, yan, mga inaaral po natin yan. And at the same time, dun po sa tinatawag natin na basic math, no? Or business math. So, yun lang kailangan natin. Pero, syempre, it doesn't necessarily mean na hindi na natin kailangan mag-improve. Kailangan pa rin natin improve natin yung sarili natin. Okay? So, sana may nakuha, no? Eto. Okay. Nag-take po ako ng BSBA major in financial management, no? To cut the long story short or to cut her comment, no? Her question, makakahanap daw ba siya agad ng trabaho pagkatapos niya makagraduate dito sa 4-year course na ito? Para sa akin, yes, no? Plus, samahan mo pa yan ng iyong sariling skills, no? Communication skills, technical skills, no? Digital, yan, yan, yung technical skills mo, writing, at mga marami pang iba, no, na skill set. Kasi guys, promise, no, ang mga employers ngayon, tumitingin sila, hindi, kumbaga hindi lang din doon sa diploma, but also to the capabilities, no, the abilities, yung tinatawag natin na skill set and mindset and work ethics nung mga nag-a-apply, especially fresh grad. Okay? Napaka-importante, no, sa panahon ngayon na may skills ka talaga, no?
magaling kang makipag-usap, no? May skill ka editing, lahat-lahat ng 'yan plus samahan mo pa ng magandang scholastic records, no? Kaya nga yung diskarte of diploma parehas. Okay, parang ganun yung tanong eh. 'Di ba? So kaya naman makakahanap ka ng trabaho depende rin talaga sa iyo, no? Pero once na kumbaga meron kang ano eh, meron kang alas diyan eh, 'di ba? Somehow. So kaya makakatulong yun sa iyo, no, yung diploma o kapag nakatapos ka na, sigurado ako na dadami ang opportunities mo, no, to be employed. Hindi man agad-agad o kung gaano kabilis, pero sure yan, may darating na trabaho sa iyo. So sana nakatulong ako, no, yung video natin. So yan nga, okay lang ba hindi maalam sa math? Nasagot na natin siya, no? So, basta basics, no? Paghirapan mo siya, pag-aralan mo din kung talagang seryoso ka at gusto mo inaaral mo. Ayan. So, hello po ba? Mas madali po ba mag-shift ng course to BSREM or Real Estate Management to BSFM ang kukunin? Actually, yes. No? Somehow related pa rin naman sila sa business structure, no? Realty management, no? Kadalasan, ayan kasi naiilink, no, regarding that. So para sa akin, yes, no, madali lang. Sagutin na natin yung mga iba pang tanong dito. Ayan, shout out, no, and comment ni Ma'am Kay, no, sabi niya part 2 daw. Ito na yung part 2, no, sinagot na natin mga tanong. Thank you po talaga sa inyong mga comments, no. So eto, hi, is it okay po ba kayang kunin yung business administration major or mas maganda na magkaroon ng major? Ibig sabihin parang business administration lang ba o kaya dapat may major? Sa totoo lang, para I give you the information, kailangan talaga may major, no? Wala pa akong nabalitaan na business administration lang siya. Sa pagkakalam ko, meron talaga major na dapat kunin. Okay? So it's either marketing management, human resource, no? Kasi part sila ng business administration, 'di ba? Office ad at ang marami pang iba, no? So kaya kailangan magkaroon ka talaga ng major. Pipili ka, it's marketing, operations, human resource, office ad. Depende sa expertise na gusto mong ma-learn, 'di ba? Or mag-get dito sa business administration course na 'to, major na 'to, 'di ba? Of course. Okay. So dito, ayan, nasagot na nga natin yung tanong. Ayan. Hello po, nag-enroll po ako this year with this course, no? Sinabi mo pong university, yan, RTU, Pasig, no? FM, Financial Management. Actually, I am also an officer, no, sa Junior Financial Executives, RTU, Pasig. So, shoutout po sa inyo. So, kaya ngayon, ayan, sabi niya kasi, I hope makita kita or ma-meet once na nakapag-start na po ang aking klase this year. Ayan. So, actually, personally, nakausap ko na to si J.E. Matulin yan, ha, na shoutout mga, no? So, thank you, no, sa pag-comment mo at panonood. At yung mga ibang ka-financialistas at mga ka-traders natin dyan na nag-aaral sa RTU, both Boni and Pasig Campus, bibisita tayo dyan soon, no? Ayan, sa Boni Campus. Marami rin kasing mga somehow nakakakilala sa atin dyan. So, kaya thank you po sa inyong pag-comment at pag-suporta, no? So, kaya naman, ayan, sabi ni Hannah Pedernal, sabi niya, makakatulong po ito, lalo na yung mga advices nyo. Ayan, makakatulong daw sa kanya yon and tips ninyo, no? BSBAFM ang course ko, at ayan, ayan daw yung pinili niya, no? Nakuha niyang course sa kanyang college journey. Part 2 daw. So, ito na nga yung ating part 2, kaya thank you po, Miss Hannah Pedernal, sa inyong comments. So, actually, di ko mabasa lahat talaga, no? Talagang random ko na lang binabasa kasi sa sobrang dami ng comments na natatanggap natin. Siguro yung part 3, gagawin pa natin to ng part 3, no? Sa napakadaming comments na binibigay ninyo dito. Pero, ayan mga ka-traders, no? And mga ka-financialistas, I hope nabigyan ko kayo ng tamang information, ng guide and tips about financial management major. And by the way, yan, shout out sa mga future classmates ko dyan sa again, FM, Pasig and Boni, no, RTU. So thank you po sa mga opportunities na binibigay niyo sa akin sa pag-lead, no, at pag-share ng mga aking mga kaalaman sa hindi lang sa FM, Pasig and Boni, kundi umaabot na tayo ng financial management everywhere, no? And any campus, grabe, no? Kahit saan mang university yan, na-invite tayo. So kaya again, gagawa natin ito ng part 3. Magkita-kita tayo doon. I hope nasagot natin. Please, don't hesitate to like, share, and subscribe. At kung may mga tanong pa kayo, i-comment nyo lang
gagawa natin yan ng part 3. Okay, so yun lamang ka-traders. God bless us all and see you on my next vlog.